Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagkating pagpapatuloy ng gawain ngayong umaga na ito, tayo po ay dadako na sa Bible class natin. Sa libro pa rin po ni John Owen na Duties of Christian Fellowship. Ayun po ay nasa section 2 na tayo at nasa rule number 4 na po tayo. Kung makikita nyo po sa ating mga group GCGC, sa Church GC po natin, nandun po yung PDF na file format po para po masundan po natin kung wala po kayong physical book ni John Owen. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, nais ko po itong simulan sa ating panalangin. Panalangin po tayo. Aming Ama, Banal na Diyos, nagmukha ng lahat. Kami po ay nagpapakumbaba sa umaga na ito. Samahan mo po kami. Ipaunawa mo sa amin ang katotohanan ng iyong salita. Tulungan mo kami na unawain din po ang sulat o libro ni John Owen upang may tatag, Panginoon. At sa kaluluwalhatian, Panginoon, ang pangalan mo para sa simbahan na ito. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na ma-deliver ito, na may clarity, faithfulness sa text, at may wisdom, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at naway may taas lamang ang iyong pangalan. Maraming salamat. Ito ngayon po na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ating pong bubuksan yung ating libro sa page 3, page 43 po sa book ni John Owen sa My Puritan Paperback, matatagpuan nyo po yung section 2, rule number 4. Hayaan nyo po na aking basahin yung rule number. Rule number 4, must maintain an unremitting care and effort. Hello, mic check. Mic check. Yun. Yun po. Sa rule number 4, basahin ko po muli. Must maintain an unremitting care and effort. Believer must maintain an unremitting care and effort to preserve unity both in general and in particular. Muli, kung babalikan po natin yung section 2, it is for the rules for walking in fellowship with respect to other believers, with explanation of the rules and motives for keeping it. So ito na po ay nakatuon sa ating mga mananampalataya or fellow believers sa simbahan. So yung rule number 4 is believer must maintain unremitting care and effort to preserve unity, both in general and particular. So isa lang yung pinaka top, ano nito is yung pag tsatsaga natin or sinabi natin na maintain ng bawat believer o mananampalataya sa simbahan yung unity. So dito iikot yung ating lesson. To preserve and to make effort and care to preserve unity both general and particular. May mga verses po dito na inilagay si John Owen na aking babasahin, and later on pag nabasa ko na lahat doon ko i-explain kung saan sila umiikot. Una sa Philippians 2 verse 1 to 3. So, if there is any encouragement in Christ, any comfort from love and participation in the Spirit, and affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Ephesians 4 verse 3 to 6, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. 1 Corinthians 1:10, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree
and that there be no division among you, but that you be united in the same mind, in the same judgment. 2 Corinthians 13 verse 11, finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Romans 14 verse 19, so then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. And for Romans 15 verse 5 to 6, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 6, 5 to 7, can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brothers goes to law against brother, and that before unbelievers, to have lawsuit at all with one another is already a defeat for you. Acts 4 verse 32, now the full of those who believe were one heart and one soul. No one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. So, sa mga verses na binasa natin, makapansin niyo yung mga repetition ng word. Tulad ng same mind, one soul, one heart, unity, one body, one spirit, agree with one another, live in such harmony in Romans 15, pursue mutual upbuilding, then 1 Corinthians 6:5-7 regarding sa conflict, Acts 4:32 yung kanya natin binasa, sinasabi rin naman dun na one heart and one soul. So dun tayo iikot sa mga salita na yun. Then may mga common naman sila. So una, kailangan din makita na sinabi naman to sa Philippians 1 before sinabi sa una natin verse of Philippians 2 na before tayo mapunta sa simbahan, yung mananap, nireceive natin si Christ, naging citizen na tayo ng kingdom niya at naging miyembro tayo ng pamilya ni Kristo. No, kasama dun sa privileges na yon ay natawag na obligation. And then, ang ating Diyos ay ine-expect ang bawat isa sa atin na maging katulad at ay yung pinuporsyon natin na maging Christ-likeness o yung patulad ni Kristo. And then, therefore, si God ine-expect niya yung harmony o yung agreement o yung matitawag natin na conformity sa bawat miyembro ng simbahan o yung katawan niya. Now, itong mutual upbuilding or agreement ay hindi ito tulad ng mga organization o tulad ng makamundong idea ng pagsasama ng mga tao na para ng legalistic o yung legalistic force na tinatawag natin na they are bounded by the external rules. But rather, as a Christian and believers, we are conform or nag-unite not because of the external rules but the internal rules because there is a holiness, love, and will na kung saan nilagay sa atin ang banal na espiritu. Now, ayun yung kailangan natin makita bago tayo mag-proceed. Kasi if we think na kaya ka lang tayo mag-agree because of the external rules, because of this law, we miss out yung pinaka-importansya ng harmony na kay Kristo. Now, we are not bound by these rules or laws, but we are bound by the inner spirit or inner na rules o yung tawag natin na banal na espiritu. So, una, kailangan tayo makita bago tayo mag-proceed na it is essential na yung tamang doktrina o tamang paniniwala o pananampalataya ay nagpo-proceed o nagpi-proceed ng tamang pamumuhay. In Philippians 1 verse 27, ito yung bago yung verse na unang verse na binigay natin sa Philippians 2, 1 verse 2, 3. Kung mapansin ninyo, ang unang binigay ni John Owen na verse ay Philippians 2, 1 to 3. Hayaan niyo basahin ko ulit na, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being on the same mind, the same love, being in full accord and one mind.
Then, bago niya sinabi yun, sinabi muna dun ni Pablo na only let your manner in verse 27, Philippians 1 verse 27, sinabi niya dun na only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Sa ibang version, sinabi niya na conduct yourselves of life be worthy of the gospel of Christ so that whether I come and see you or are absent, I may hear of you that you are stand firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Dito, bago sinabi ni Pablo yun, yung resulta, sinabi niya muna na mamuhay kayo, i-contact mo yung sarili mo. O kayo, bawat mananampalataya na worthy of the gospel of Christ, mamuhay kayo as a citizen ng kingdom. Pinaporsyon niya yon sa mga Philippians believer na magkaroon kayo na isang isip at iisang puso. Ano yung one mind na yun? Mamaya i-expound pa natin to. Una, yung word na conduct na sinabi doon ni Pablo is consistent dapat yung pamumuhay mo sa pinoprofessing nyo na as a Christian, what you profess is the good news o yung gospel na ikaw ay na-deliver na sa kasalanan, ikaw ay pinalaya na. Napakaganda doon sa devotion kanina ni Brother Dennis kasi pinakita doon na yung tamang understanding ng gospel ay yung nagpapalaya sa mga idol natin o sa selfless, selfishness natin o sa flesh na desire. Dito, sinasabi ni Pablo sa Philippians 1 verse 27 na conduct yourselves of life worthy of the gospel of Christ. Worthy doon sa pagkakatawag sa iyo sa ibang version. At sa Ephesians, sabi doon na let your walk is katulad ng pagkakatawag sa iyo. Consistent doon sa pinoprofess ninyo. It is very important na makita natin na what you profess ay dapat ay yung pinamumuhay ng bawat Kristiyano. At ganun yung sinasabi ni Pablo. Sa background ng Philippians, napakaganda ng book ng Philippians kasi wala silang, hindi siya tulad ng, syempre, iba naman yung issue ni Paul, pero yung Philippians church, they are a mature Christian. Hindi doon tinapik yung regarding sa idols. Hindi rin tinapik doon regarding sa Corinthians na kung saan about marriage, the gifts. Pinakita doon na si Pablo ay natutuwa sa mga taga-Philippi, sa Philippians church. Pero may isa silang pinapadil sa kanila o ina-urge ni Pablo, which is unity. Mamaya i-expound natin yon. Kaya ito yung simula ni Pablo. And then, yung sinabi ni Pablo na ito ay makikita natin yung cross-reference ito sa Philippians 4:1 na stand firm in one spirit. Ayun yun sa may verse 27 pa rin tayo. Stand firm in one spirit and one mind. Na mag-isip kayo ng tulad ng iisa. Mag-isip kayo ng the same way. Na i-expound din nyo yung mga sarili nyong motives. And then, sa verse, chapter 4, verse 2, sinabi doon ni Pablo na, I entreat Judea and I entreat Syntyche. Ito na yun, pinakita ni Pablo yung issue ng Philippians. Na to agree in the Lord. Pinapakita doon na mag-agree kayo sa Panginoon. And then, sa 1 Corinthians 1:10 naman, isa sa mga binasa natin na be united in the same mind and the same judgment. Ayan yung basahin ko na I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and there be no divisions among you, but you be united in the same mind and the same judgment. Dito rin in-expound yung word na same mind and same judgment. Actually, ito yung pinaka-emphasis ng verse na Philippians 2, kayo na binabasa natin, na magkaroon kayo ng same attitude, same feeling, same disposition, same concern. Dito kasi pinapakita na kung saan, kung iba-iba kayo ng nais, hindi kayo magkakaisa. Now, this unity, mamaya merong in-expound si John Owen dito na kung saan, hinahati niya sa tatlo, pero ngayon mag-focus tayo sa spirit. In fact, sa Romans 8:4 verse 6, sinabi doon ni Pablo na walk not according to the flesh, the last part of verse 4, but according to the spirit, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the spirit, set their minds on the things of the spirit. For the set that the mind on the flesh is death,
but to set the mind and the spirit is life and peace. Dito na expound ni Pablo yung pagkakaiba o yung pagkakaroon ng sarili o pag-iisa o same feeling or same spirit na kaya may iba-iba kayong nais, hindi kayo magkasipag-agree sa bawat isa kasi yung iba sa inyo nag-iisip ng panglaman o yung isip niya ay nakapangtuon doon sa mga bagay na panglaman. The flesh set their minds on the things of the flesh. Then mapansin natin na ine-urge ni Pablo na mag-isip kayo doon sa heavenly things. At wala kang makikita sa Biblia na kung saan they are setting their minds in the spirit tapos nagkakaroon sila ng conflict. Wala. Kaya may conflict kasi magkakaiba sila ng nasa isip. Magkakaiba sila ng motives. Yung isa sa spirit, isa sa flesh. Napaka-importante i-emphasize natin yan kasi mamaya regarding sa mga question, madidistinguish natin na maybe kaya may conflict kasi magkaiba ng gusto. And then, in verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. In Romans 12:3, sabi doon, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment. Dito nakapasok yung itawag natin na humility. O yung mas tingnan mo yung kapwa mo na mas mataas sa'yo, magpakumbaba ka. Yung inaral ko yung background nito, yung sa romance culture nila, yung humility, para sa kanila weakness yun, kahinaan yun. And then only the Christian virtue, isa sa mga Christian virtue yung humility. At yung humility na yun ay nag-urge sa kanila na maniwala rin sa Diyos na sinasamba ng mga Kristiyano. Then, mamaya may epekto yun. Pag hindi ba tayo nag-unite, anong meron? Sa question yun mamaya at magandang ma-emphasize natin yun. Then, sa mga verses tulad ng Ephesians 4:3-6 na binigay ni John Owen, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, there is one body and one spirit just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, through all and in all. Una, sinabi ni Pablo dito na there should be one heart, for there is one body and one spirit. Sa Ephesians 4 po tayo. If we belong to Christ, we are actuated by one spirit and therefore should be one. So, dito naman sa Ephesians 4, in-emphasize ni Pablo na si Kristo ay may iisang katawan lamang at hindi siya nahati sa iba't ibang katawan. Napaka-importante rin na makita yon na sa isang katawan, biologically, ay may iisang puso. At ayun yung isa ine-emphasize ni Pablo dito, na eager to maintain the unity. Ano-ano yung nagpapa-unite sa bawat isa? Una, one Lord, na may iisang Diyos lang ang katawan ni Kristo at si Jesucristo yon. Sunod is one faith. Isa yung containing ng doctrine na pinanampalatayaan ng mga believers na ito na ni-reveal doon sa New Testament. One baptism, isa yung pinopropes ng pananampalatayaan natin. Isang baptism sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At iisang o pare-pareho na sacramental covenant. Mamaya may expound to during the second part or sa tatlong part ng unity. The unity spirit, unity in ecclesiastical, at unity sa civil. Now, to expound this Ephesians 4 na binigay sa atin ni John Owen na verse, aatras tayo na Ephesians 4 verse 1 to 2. Gamit na tayo ng Bible. Taka lang ha. Yung binigay sa atin ni John Owen na verse is Ephesians 4 verse 3 to 6. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, there is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Now, before natin i-expound kung bakit yung sabi ni Pablo na magkaisa kayo, iisa yung Diyos natin, pananampalataya natin,
at ang ating Panginoon. Sinabi niya muna sa Ephesians 4, verse 1 to 2, "Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called." Katulad nung bago niya binigay sa Philippians 2, yung sinabi natin kanina na therefore, if there is any encouragement in Christ, na ine-urge niya rin yung mga Ephesians church na kung saan, ay lumakad kayo sa, na consistent dun sa pinapropes ninyo, worthy of the calling. Worthy of the calling with which you have been called. Consistent dun sa pagkakatawag sa inyo ng Panginoon at tinawag ka as a citizenship of heaven. Huwag kang mamuhay ng makamundo. Mag-isip ka ng, pang heaven. At kasi papunta ka doon. Ayun yung sinasabi ni Pablo dito. Within that background, dun papasok yung mga, yung apat. Humility, gentleness, patience, bearing with another in love. Bago mo makuha yun, o bago natin makita yung one body and unity in the spirit, kailangan ma-apply muna natin itong mga prutas o yung fruit ng banal na espiritu. Yung unang niya sinabi is humility. Ito yung means ng unity. Una, humility. Now, humility is not just low self-esteem. No, it is not the humility. Humility is thought of yourselves na kung saan ino-oppose mo yung pagmamalaki, yung pride. Or to think or to judge na meron kang pagpapakumbaba. Tapos ito yung humility, ito yung mas tulad ng sinabi ko nga kanina sa verse na Romans 12:3 na not to think of himself more highly than he ought to think. And then sunod na means ng unity is gentleness na sinabi sa Ephesians 4 or sa other version meekness na tinatawag. Sarinita sa mga katangian na binanggit ng Panginoon sa the Beatitudes na gentleness, blessed are those gentle. So, in gentleness, ito yung disposition ng soul na kung saan yung heart ng isang tao ay hindi siya willing na mag-provoke ng ibang tao. They are unwilling to provoke others. And also, hindi lang sila unwilling, but they are not also easily to provoke. They're also a people na kung saan peacemaker at madaling magpatawad sa ibang tao at nire-restore niya yung mga nagkakasalang kapatid na kilala niya o yung nasa paligid niya. Sunod na means ng unity na binanggit ni Pablo bago mong tayo umabot dun sa verse 3 is yung patience. Patience is not just awaiting something na nakatunganga ka lang. Patience na word dito ni Pablo ay yung long-suffering na tinatawag. Ito yung meron kang injury, pero you are not seeking for revenge. May mapis sa'yo, pero hindi ka nag-retaliate or hindi ka nagsisik kung paano siya gagantihan. In fact, patience dito is it's like the patient person endures negative circumstances and never gives in to them. Na may hindi magandang pangyayari sa paligid niya, pero hindi siya nagpapadala. And then last, yung means ng unity na binanggit ni Pablo sa Ephesians 4 is the bearing with one another in love or tolerance to one another in love. Ito yung part na kung saan binibear mo yung weaknesses o tinatawag natin na lowness or wimpiness ng isang kapatid, pero ito ay sa prinsipyo ng pagmamahal o yung love, the highest form of love, which is the agape, the unconditional love. In fact, sinabi ito sa Romans 14:19, yung ating binanggit na verse o binigin ni John Owen na mutual upbuilding. Ito yun. Bearing with one another in love. With this in our mind, mas makikita natin na bakit tayo ina-urge ni Pablo na magkaisa. Kasi ito muna yung means nun. Humility, gentleness, patience, and bearing with one another in love. In Romans 15:5, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in according with Christ Jesus. Dito yung binanggit ni Pablo na live in such harmony with one another, pero pinakita na niya o sinama niya na sa picture si
Jesucristo in according with Christ Jesus. Dito na sinasabi ni Pablo na mag-isip kayo kung paano mag-isip si Kristo. O think the things of Christ. Isipin mo yung mga bagay kung saan magbibigay ng kaluwalhati sa Diyos. Now, ang question is, kaya ba natin yon? In 1 Corinthians 2 verse 16, for who has understood the mind of the Lord so as to instruct Him? But we have the mind of Christ. Yung banal na Espiritu yung magbibigay sa'yo kung paano mag-isip matulad ng kay Kristo. And in fact, kung babalik tayo sa mga diniscuss natin kanina na itong spirit of the flesh at spirit, the thinking in the flesh at thinking in the spirit ay hindi sila magkakaroon ng harmony. At if we mind or if we think the things of Christ, makukuha natin yung tinatawag na in we can live in such harmony with one another. Una, yung conflict is an attitude problem. Dito pinapakita ni Pablo na yung background na sinabi ko kanina, yung Philippians church, they have no doctrinal issues. Wala silang doctrinal issues. Walang binanggit si Pablo doon, but they have disunity through their own motives. Una, yung conflict is an attitude problem and not thinking in heavenly attitude. Sabi ko kanina, you don't have with the same mind or same thinking in the spirit, tapos may conflict. Wala. Now, in Philippians 1 verse 1 verse 27 to 30, ito yung binanggit ko rin kanina na verses bago tayo pumunta sa Philippians 2. Na dito pinakita sa verse 27 to 30 yung characteristic ng meron ang characteristic ng church behavior bago ka pumunta doon sa motives ng unity. So basahin ko uli yung Philippians 2 verse 1 to 2. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being in the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfish or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Una, sinimula ni Pablo na therefore, pag may therefore kayo nabasa, tips lang. Lagi niyong babasahin yung verses bago yun. Kasi therefore, ito yun. Ito ay naka-base doon sa unang mga verses sinabi niya. Na sinimula na ni Pablo na word na if. Na dito, pinakita na yung if ay nag-i-indicate ng first class condition. So may mga iba't ibang class yung if condition dito. At si if na ginamit dito is the first class condition na kung saan it assumes that the premise is true for the sake of argument. The if can translate into since or because. Dito yung if na ginamit ay ina-assume na niya na tama yung premise. In fact, sabi dito, may apat na binanggit dito. Una, yung encouragement in Christ, consolation of love, fellowship with the Spirit, and affection and compassion. Ito yung motives ng isang believers para i-pursue itong unity na ito. Una, encouragement in Christ. Kasi sabi ni Pablo na, because you have received the encouragement of Christ, walang believer na hindi naka-receive ng encouragement na nagbumula sa ating Diyos. Ito yung encouragement na ito ay pwede nating i-translate into come along or help somebody. Walang believers na hindi tinulungan ng Diyos. At sinasabi ni Pablo na since tinulungan ka ng Diyos, since binago ka ng Diyos, since you encourage by Christ, therefore, pursue unity. And then also the next word is the consolation of love. Therefore, if there is any encouragement to Christ, if there is any consolation of love, believer, you are consoled by love. You are in other form ng consolation of love is a gentle cheering, comfort, tenderness. Ito yung pag-uusap sa'yo ng kaibigan mo na may pagmamahal. At everyone, every believer ay kinakausap ng Diyos.
at pinagpapatawad siya. At ganun yung sinasabi ng ni Pablo sa atin na sa mga Philippi church believers na kung saan, since kinakausap pa yun ng Diyos, since may comfort kayo kay Kristo, i-pursue nyo unity. And then the next word is the fellowship of the Spirit. And every believer have this spirit. Ito yung fellowship of the Spirit, ito yung like the partnership, communion, and unity ng Spirit. Since meron kayong banal na Espiritu, i-pursue ninyo yung unity. And then last, yung affection and compassion. Itong mga bagay na ito, o itong mga motives ng unity, ito yung pinakita ni Pablo dito kung bakit nyo kailangan i-pursue ito. Actually, in the next few verses, sinabi niya dito yung paano gawin yung unity. Sa verse 3, sinabi niya dun na do nothing from selfishness but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests but also for the interests of others. Have this attitude in yourself. Actually, yung Philippians 2, ito yung pinaka tema niya, humility. Na, to the point na binigay ni Pablo yung example ni Christ. A perfect example of humility. Na kung si Christ yung sa isipan ninyo, si Christ yung iniisip nyo, gawin nyo yun. Then, sa Acts 4.32, move tayo. So, Ephesians, Philippians, sa Acts 4.32, now the full number of those who believe were of one heart and one soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Ito na yung output ng the day of the Pentecost. Iba-ibang mga tao, mga believers, nabaptized, nag-receive ng banal na Espiritu, tinanggap yung gospel, and then, yung mga gamit nila, binigyan niya sa bawat isa, tapos tinulong sa bawat isa. Now, in explanation, so marami na pala ako nasabi, pero, ayun, kung mag-move tayo doon sa ating handouts, PDF po ninyo, punta sa explanation 4. Yan. So explanation, ito yung explanation dyan, Owen. Duties. Unity is the main aim and the most appropriate fruit of love. There is no other Christian duty urged with more earnestness and vehemence than that of unity. Then, pinakita dito yung tatlong fold na meron ng unity. Una, yung spiritual unity. Pangalawa, yung ecclesiastical or church unity. At pang-apat ay yung civil or citizen unity. Una, sa explanation, sinasabi dito na ito yung pinaka-aim ng bawat Kristiyano. Excuse. At makikita natin na si Kristo mismo at ang mga apostles is they are passionate and intense sa turo nila na kung saan about this unity. Una sa threefold ay yung tawag na spiritual unity. Hayaan niyang basahin ko. Firstly, spiritual unity brought about with the participation of the same spirit of grace by communion with the Christ, the one head over all. We have this unity with all the saints in the world, whatever their condition. Yes, even with those who have departed and now sit down in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob. Una, yung spiritual unity. In Ephesians 4, 3-6, ito yung binigay dyan over na verse at yung acting in expound kanina. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace, there is one body and one spirit as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all in all. Dito pinapakita na the unity of the Spirit in the bond of peace, yung word na yun, the unity of the Spirit in the bond of peace, should be the diligent and constant concern ng bawat mananampalataya. Si Paul o si Pablo dito ay hindi niya yung tema yung organizational unity. Sabi ko kanina, in-expound natin na yung organizational unity ay bounded sila ng external force or ng legalistic part. Para mas makuha natin yung organizational at yung unity sa spirit is yung
Itong mga organizational na bounded ng organization or ng law or something nag-a-afford sa kanila ay yung building o yung organization sama-sama, we can, pwede kong illustrate dito yung mga marble. So, mga marble sa isang plastic bag na kung saan they are bounded, sama-sama sila kasi ang nagbabound sa kanila ay yung plastic bag. So, sana na-imagine ninyo. Yun yun. Ayun yung external unity. They are bounded by external forces. But the spirit or united na spirit, they are bounded hindi dahil doon sa plastic bag. They are like magnet. Na kahit masira o mabutas yung plastic bag na yun ay magkakadikit pa rin sila. So, dapat kayo na ako pa sinabi. Pero yun yung example, illustration ng sinasabi ni Pablo dito na the united of the spirit in the bond of peace. Also, sa unity na ito ay nag-work sa buhay ng bawat mananampalataya at ito ay nagmamanifest sa mga sinabi ko kanina o sa verse na sinabi ni Pablo sa Ephesians 4 na humility, gentleness, patience, and forbearing in love. Ayun yung manifestation ng unity sa spirit natin. Then, pangalawa, yung ecclesiastical or church unity. Ayan yung basahin ko na, secondly, ecclesiastical or church unity. As we participate branch in the ordinance appointed in the gospel, this is the fruit and branch of spiritual unity. Ito daw yun. It opposes yung schism, divisions, split suspicious speculations, maverick custom, unnecessary differences in judgment on spiritual things concerning the kingdom of Christ and whatever else which draw us from close affection, unity of mind, consent in judgment to agreed confessions, conformity of practice to scriptural rule. It is what is so earnestly urged upon the churches, command and desire as that which is to the glory of Christ, the honor of the gospel and the joy and crown of the saint. Ito na yung part na kung saan may magkakaiba silang mga ina-uphold na doktrina. Una, as we participate branch in the ordinance appointed in the gospel, this is the fruit of branch of spiritual unity. Una, kailangan may pagkakaisa doon sa ebanghelyo. Then, ino-oppose natin, ino-oppose ng duties na ito, yung mga splits, divisions, speculations, o yung mga unnecessary naman na pagkailangan magkahiwala yung mga simbahan na kung saan hindi naman concern yung kingdom ni Kristo. At kung saan, ano pa yung mga bagay na kung saan nagpapalayo sa atin. That's why meron tayong mga agreed confessions o yung mga practice ng scriptural rule. Ngayon, inaaral natin yung 1689 London Baptist Confession of Faith na kung saan mag-unite sa atin o kaya panghahawakan natin confession of the practice of rule. But then, napakaganda nung binigay ni Pablo na sulat sa 1 Corinthians 1 verse 10 to chapter 3 verse 23. Dito naman, compare sa Philippians at Ephesians na kung saan more on motives, more on personal or selfish desire yung nagpapa-disunite or disunity doon sa mga believers. But sa 1 Corinthians naman, inatake ni Pablo yung concern ng mga taga-Corinto na kung saan doctrinal naman yung nagdi-disunit o yung nagiging conflict ng bawat mananampalataya. Ayan yung basahin ko in 1 Corinthians 1 verse 10. Verse 10, now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. Verse 11, what has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, and there are contentions among you. So una, sinabi ni Pablo na kung saan magkaisa kayo sa pangalan ng ating Panginoong Diyos at magsalita kayo ng iisa lang. Isa lang i-profess ninyo at huwag kayong magkaroon ng divisions. Sabi pa doon, but you be perfectly joined together in the same mind. Ito yung example dito is parang babasagin na gamit na kung saan nawasak at gusto ni Pablo na magkaisa kayo, bumalik kayo doon sa original na design sa inyo. In verse 11, sinabi niya na ito ay nakarating sa akin.
by those of Chloe's household that there are contentions among you. Na nag-aaway-aaway na kayo, may conflict na. So, yung idea dito is si Chloe, may tao doon, may leader doon na nagsabi kay Pablo. Verse 12, not I say this, that each of you says, I am of Paul, or I am Apollos, or I am of Cephas, or I am of Christ. So, doon na, may iba-iba na silang pinangahawakan. Meron doon kay Pablo, meron doon kay Apollos, meron kay Cephas, meron naman kay Kristo. Then, sinabi ni Pablo sa verse 13, is Christ divided? May division ba kay Kristo? In Ephesians 4, sinabi natin na there is one body and one head. It is Christ. Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Meron pa dito na kinamatayan ko, sabi ni Pablo? O na-crucified ba ako para sa kanya? Meron ba na-baptize dito sa pangalan ni Pablo? So, una dito, yung pinaka-issue is yung, hanggang ano yan, chapter 3, verse 23. Yung letter ni Pablo regarding sa doctrinal issues ng Corinthians. Una, makita natin dito na in-urge din ni Pablo na magkaroon sa'yo ng harmony regarding doon. Then, ito ay nagpi-please si Pablo na magkaroon kayo ng doctrinal agreement na mag-repent kayo doon sa mga form na mga kasi pinangahawakan nila yung mga katuruan ng mga high-profile na personalities na ito. At pinapaunawa ni Pablo sa sulat niya na ito na bumalik kayo dun sa pinaka-priority ninyo ng simbahan o yan ang mananampalataya. Ano yun? Preach the gospel. Ayun dapat yung concern ninyo. Hindi yung ako galing ako kay Pablo. Galing ako kay Apollos. Ako kay Kristo. Hindi iyon. Sabi ni Pablo. But Paul argued that supernatural unity can occur only when God's wisdom is valued over earthly wisdom. Dito sa sulat ni Pablo pinapakita na nagkakaroon lamang ng unity. Prina, kapag binalyo natin more on yung wisdom na nanggagaling sa Diyos at hindi yung wisdom na nanggagaling sa tao. And when believers walk in the power of God's Spirit rather than the giving in the sinful desire of human flesh. In-address din to ni Pablo sa Colossians 2 verse 8 na do not be deceived by the philosophy of man. Na kung saan, wag yung panghawakan yung mga katuruan ng mundo na ito. Bumalik ka dun sa katuruan na meron kay Kristo. Last, yung thirdly, civil or citizen unity. Or an agreement in the things of this life. Not fighting for them or about them, but with every man speaking the welfare of the other, striving in this appropriate for brethren, why should they who shall together judge the world strive against one another? Ito naman yung isipin natin, yung kabutihan ng ibang tao kaysa sarili natin. So makita natin na dinivide niya lang sa tatlo. Una, yung spiritual, doctrinal, tapos yung ating kapwa na mananampalataya na. Dito nagbigay din si John Owen ng motives niya para sa duties na ito. So yung kayo ng motives na binigay ko ay yung naaayon lamang sa Ephesians at sa Philippians na sulat. Una yung motives ni John Owen is the remarkable earnestness of Christ and the apostle in their prayer and direction with respect to this duty. The remarkable earnestness of Christ and the apostle in their prayer and direction with respect to these duties. So sinabi rin to kanina na Sinabi to kanina sa explanation. Ayun. Unity is the main aim and the most appropriate fruit of love. There is no other Christian duty urged with more earnestness and vehemence than the only that of the unity. So, pinakita naman ni Pablo at ni Jesucristo yung direction ng kanilang panalangin at ng sulat. Respect dito sa duty na ito. In fact, in John 17 verse 11, makabasa natin doon na that they may be one even as we are one. That they may be one. Iisa yung mga mananampalataya. Si Kristo dinedesire niya yung simbahan niya na maging isa. As He and the Father are one. Pangalawang motives, ayon kay John Owen, is the certain dishonor of the Lord Jesus Christ, the scandal to the gospel, the ruin of the churches, and the shame and sorrow to the saints that will arise when this duty is neglected. Kapag hindi natin to, kung ito ay hindi natin pinansin, sinambalahan natin na ito yung
magiging output na magruruin yung simbahan, the scandalous of the gospel, yung shame and sorrow na sa mga mananampalataya. Una sa Galatians 5:15, sinabi doon ni Pablo na, "But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another." Tuloy yung output, quarreling, o yung quarrel, yung pag-aaway, pag-a-argue ng bawat isa. Una, quarreling is a reality in the church. Ulitin ko, quarreling is a reality in the church. Because selfishness and other sins are realities in human beings. Because of quarreling, the Father is dishonored, the Son is disgraced, His people are demoralized and discredited, and the world is turned off and confirmed in unbelief. Mapapansin natin yung kanina sa binasa natin verse sa Acts 4, na kung saan kapag nag-unite naman yung mga mananampalataya, yung mga nasa paligid nila, nakikita yung katotohanan or nakikita nila yung output o yung harmony ng simbahan at nagiging mananampalataya sila at na-urge sila na sumama doon sa pananampalataya na iyon. In contrast, kapag nakikita naman sa simbahan yung disunity, yung pag-aaway o pag-argue, ito naman ay nagko-confirm ng unbelief doon sa mga nakapaligid sa kanila or nag-turn off sa kanila yon. In motives number 3, the gracious result and the sweet heavenly comfort that flows from preserving unity. The gracious result and the sweet heavenly comforts that the flow from preserving unity. Ito yung resulta at heavenly comfort sa mga nagpe-preserve o sa pagpe-preserve dati ng unity. In John 17 verse 11, 21 to 23, ito yung panalangin ni Jesucristo sa simbahan niya na maging isa, kaya yung binanggit ko sa John 17:11. Immediately after the Pentecost, the newly empowered believers were in perfect harmony with each other, sharing, rejoicing, worshiping, and witnessing together. Their unity bore great fruit in this ministry to each other and their witness to the world and in their pleasing and glorifying God. Ito yung naging output nung the day of Pentecost. Na they are sharing, rejoicing, worshiping, at nag-witness sila ng sama-sama. Na kung saan ito ay great fruit ng ministry sa bawat isa. At sa mga action na yon at sa bunga na yon, they are witnessing sa mundo na ito. At ito ay nakakalugod, nakakabigyan ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Pang-apat na motives, the many fearful distress which always result from the sin of rending the body of Christ. Kapag mayroong mga disunity, ito ay nagresulta ng kasalanan sa katawan ni Kristo. Dahil hindi nagpatawad, hindi pinurso yung unity, nagiging kasalanan. O nagresulta ito palagi ng kasalanan sa simbahan o sa katawan ni Kristo. Panglima, the sad contempt and profaning of the ordinances, which often occurs when there is lack of unity. Kapag wala nang pagkakaisa o unity ng spirit, nagkakaroon na ng profaning or sad contempt sa ordinances. Ito na yung papasok yung irreverence o wala nang respeto, hindi mo na respect even the Lord's Day. Kapag hindi mo pinoporso yung unity. Then, meron pa tayong last. To fulfill this duty, we must. Ayun. Next part, after the motives, will be to fulfill this duty. Ito yung mga kailangan natin gawin. How? Una, sinagot is why. Then, this time is how. What, why, and how. Tulad nung sa Ephesians at sa Philippians sa sulat ni Pablo. Una, number one, according to John Owen, labor by prayer and faith to have our hearts and spirit truly seasoned with the affectionate love required by the first rule given above. So, trabahuin nyo by prayer and faith na magkaroon kayo ng puso at spirito kung saan may affection at pagmamahal
According doon sa una nating rules, which is the remarkable earnest, tulad ng kay Kristo at ang mga apostol. Colossians 3 verse 12 to 17. Yan yung basahin ko. Put on then, Colossians 3 verse 12 to 17. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another. Tulad nung sa Ephesians na binasa natin. If one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love. So meron ng humility, kindness, gentleness, patience, and tolerance with one another. Now, sa lahat ng to, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Pangalawa, carefully watch ourselves and other for the first signs of any beginnings of strife, which are like the first escape of the water that could result in the bursting of the dam. So kung meron ka nang nakikita na pagsisimula ng strife sa sarili natin, sa kapatid natin, is resolbahin na. Tulad ng unang butas na may dam na kung saan kapag pinatagal, is pwedeng masira. O mag ng mas malaking problem. Carefully watch ourselves. Number three, act carefully to smooth away the first appearance of any division. And if we fail in this, to consult the church. Yun, mag-act carefully, talisin, or to smooth away yung unang appearance ng kahit anong division. Then last, daily to strive at the root of all division by striving for universal conformity to Jesus Christ. Yung daily to strike at the root of all division, atakihin yung pinaka nag-uugat ng bawat strive or bawat disunity or conflict para ma-conform doon sa kay Kristo. Ayun. Question for consideration discussion. So, meron tayong apat dito. The last part of these rules. Una, ito yung mga pwede nating ma-raise up o pwede niyang sagutin or insight. Una is your church of one heart and one soul. Kung tulad ng binasa natin sa Acts 4:32. If not, so una, yung church niyo ba ay may one heart and one soul tulad nung sa Acts 4 verse 32? Kung wala, or if not, hindi naman kung wala, if not, kung hindi, are you part of the reason? What could you do to improve matters? Ano yung pwede mong gawin para ma-improve yung mga issues or matters tulad nito? Kung meron mang mararise up mamaya. Pangalawa, in our days, sa panahon natin ngayon, una yung question is regarding the spiritual unity. Pangalawa is yung pro-ecclesiastical unity. In our days, evangelical churches are notorious for their splits. Do we consider this to be a certain dishonor of the Lord Jesus Christ? A scandal to the gospel, a ruin of churches, and a shame and sorrow to the saints, or rather a kind of occupational hazard that must be accepted. So, ito naman yung pangalawa is nakatuon sa ecclesiastical unity. Kino-consider ba natin yung mga splits na nangyayari sa bawat simbahan is a dishonor of Lord Jesus Christ, a scandal to the gospel, a ruin of churches, and a shame and sorrow to the saints? Or baka occupational hazard lang ito na kailangan natin na nangyayari talaga, natanggapin na lang. Pangatlo, what are the various causes of church split? Ito naman yung diniscuss. Kung merong mga splits na nakikita natin ngayon, na may mga iba't ibang denomination or mga church split, paano sila naiiwasan? Paano maiiwasan? Pang-apat, do you know of any case where a church was entrusted with the task of judging a civil or legal disagreement between some of its member? Meron ka bang alam na case, simbahan, na kung saan yung disagreement nila ay napunta na sa legal
Does the rarity of such an event point to the inability of church officer to resolve such cases? Sa mga ganung pangyayari ba, nagpapakita ba yun ng inability ng simbahan or ng mga elders na i-resolve ba yung sariling kaso? Or the unwillingness of members to submit to the church ruling? At dun po magtatapos yung ating discussion dito sa rule number 4 ng rule 2 section 2 rule number 4 sa duties of Christian fellowship. Open po tayo for question, clarification, or any concern po sa ating na-discuss po. Yun po. So medyo ano to, itong topic na to maganda tong pag-usapan. Andiyan naman si Brother Art. Tulog nga lang. Hindi po. Sa G-Meet, huwag po kayong mahiyang magtanong kung may... Hello? Sige lang. Go, Brother Evan. Hello? 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 Ayan. Sa labor, napakaganda siya. Hello? Actually, sobrang... yun nga, naka-overwhelm din yung detailed. So, sobrang... Napakaganda kasi na-detail yung ganitong topic, especially yun nga, naranasan din natin as a church yung disagreements. Siguro, before mag-question po yun, insight, sana yung number one na, is your church of one heart and one soul? So if not, are you part of the reason? Why could you improve? Yun nga, yun nga, nakaka-bless kasi meron yung AR doon, dumaan na sila sa part na meron tayong yun nga, sabi mo, may confessions tayo, may mga certain dogmas tayo na sinusunod. At nakatulong yun na magkaroon tayo ng unity sa church, magkaroon tayo ng isang trajectory, isang as a church. At ang ganda, napakaganda kasi naka-order lahat. At siguro isa sa mga siguro nakakatuwa bilang isang miyembro ng simbahan na yun nga, na may lahat yun naka-angkla syempre dapat sa scripture. At low end kaya napapanahon yung topic na naituro kasi nga hindi siya actually kahit sa mga past church natin unusual itapik yung disagreements yung mga divisions tulad na ito kaya and kaya salamat sa labor and question isang question total sa may sabi sa may explanation ay this is Ephesians 4 3 to 6 sabi na one Lord one faith one baptism and one God, Father of all. Then sabi mo sa one Lord, which is Christ, nga yung Lord, tukoy. One faith, nabanggit mo is doctrine, tama ba ko yan? Doctrine. And one baptism, Father, Son, the Holy Spirit, and one God, and Father of all. Ask ko lang sa ano, sa one faith, low. And, lapit ako. Hello. Ayan, total sa doctrine, medyo may kita pagdating sa doctrine. Paano natin
lalagyan ng distinction or limitation na itong certain doctrine na to is harmful sa church. For example na lang, may sin common common natin sa Armenians na iniwala sila sa Christ, na iniwala sa Trinity, sila sa Baptist. Then, masasabi ba natin na we can be unite sa kanila kahit may minor kahit may minor differences pa? How do we handle yung word na unity kahit may minor differences pagkat? Ayan, salamat sa question, Brother Urban. Hindi ko alam kung binabalik mo sa akin yung tanong ni John Owen, pero pero salamat doon. Pero ayun, ang ganda. Yung sa secondly na motives ni o sa explanation ng threefold na unity, siguro doon nag-rise up yung question ni Evan na or ecclesiastical or church unity. That basahin ko uli, as we participate branch in the ordinance appointed in the gospel, this is the fruit of the branch of spiritual unity. Na ino-oppose natin yung mga divisions, schisms, spirits, suspicious speculations, barbaric custom, or unnecessary differences in the judgment on spiritual things concerning the kingdom of Christ. And whatever else we draw us away from close affection, unity of mind, consent in judgment to agreed confession, conformity of the practice of scriptural rule. It is what is so earnestly urged upon the churches, commanded and desired, as the that which is to glorify Christ and the honor of the gospel and the joy of the crown of the saints. So yung question, as I summary, is what if yung issues naman is naniniwala mo sa isang Panginoon tulad natin, Kristo Kristo, one body, one Lord, one faith, sa faith tayo pabagsak, sa pananampalataya sa doktrina. No, kung yung part na dahil sa pagkakaiba tayo ng doctrine ay magkakos ng divisions, kailangan ma-resolve. Then, nabanggit ko rin kanina sa mga verses na kung saan, before that, kailangan yung nasa isip ng bawat isa is unity in mind. Then, makikita natin doon na binigay ni Pablo, bago niya sabihin yung one Lord, one faith, one baptism, may sinabi niya muna yung therefore sa verse 1. I, the prisoner of the Lord. Kailangan makita natin yung sarili natin na ganun. Implore to you to walk in a manner worthy of the call in which you have been called. Una, iset mo muna yung sarili mo sa katotohanan na ikaw ay tinawag ng Panginoon as a citizenship in heaven. And then sa verse 2, sinagot niya ni Pablo yun. Bago niya sabihin yung one Lord, one faith, one baptism. With all humility. Bago mo pang hawakan yung o bago tayo mag-argue doon sa magkakaiba tayong pananampalataya regarding sa doktrina, kailangan iset mo muna yung sarili mo na meron ba akong humility, pagpapakumbaba. As I see myself higher than him or higher than her, or ganun din ba siya? O yung sa language ni Pablo sa Romans 8 na do I think like Christ? Do I think like in the spirit or in the flesh? Sa Romans 8 verse 4 to 6 na, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. So bago tayo mag-usap doon, check mo muna yung sarili mo. Kaya sabi ni John Owen, check ourselves. It's worthy ba to argue regarding that? Then, pangalawa is, sabi din ni Pablo, with all humility and gentleness, iset mo muna yung sarili mo with all humility, with all gentleness. Dine-explain ko lang ito kanina kung ano-ano yung mga bagay na to. Patience and tolerance with love. So, after nun, sigurado, magkakaroon ng unity. May magpapasakop at may magpapasakop sa bawat isa doon according sa spirit ng Diyos. Now, bakit may, kasi babagsak doon yun, magbubungay na, bakit, kung ganun pala, bakit nagkakaroon pa rin ng divisions, ng denominations? Doon babagsak yung mas kinocontain ng tao yung mas, bago yun, na, ano ba, follow up ban?
Ako yung kapalop sa question. Hello. I mean, akin siya na yung individual na ito dapat yung responsibility mag-response. Hmm. And siguro may follow-up question ko. For example, ngayon, ganun na yung case. Local context. Hindi na sa Universal Church. For example, hindi siya nagpapasakop pagdating sa creeds. Pero, confessions, for example, 1689 tayo. For example, Westminster naman yung kanya. Paano natin, kaya hindi siya nagpapasakop talaga. Although, hindi naman unbiblical yung hinahold niya, pero hindi lang siya nagpapasakop sa kung anong standard church. Na, so, paano natin i-handle? Kasi isa sa mga idea ko, parang kung hindi siya magpapasakop sa kung anong standard church, may ano ba tayo? Parang may... May parang guidelines or practical... Oo, na kapag hindi ka nag-unite sa anong standard church, may ganitong consequences ka. Hindi ko pa sure, pero alam ko, hindi naman. Ina-assume ko lang na kapag nasa covenantal process tayo, during the covenanting na scenario, hindi ko sure, pero tingin ko, ipapa-uphold sa atin yung 1689. Isa yun. Kasi kasama rin sa nireveal ko na yun, no? Sa question yun eh. Sa interview. Now, in practical, narinig ko na to one time during sa ating lesson regarding sa eschatology. What if magkakaiba tayo na pinangahawakan sa eschatological or the doctrine of the last things? Pero iba yung na-uphold ng simbahan. Sa ang pinaka-practical doon na guidelines is hindi ka i-allow to preach yung different or against doon sa pinangahawakan ng simbahan. Kasi magkukos yun ng conflict palalo. Now, i-deal mo pa lang personally yung conflict na iyon. Pwede mong kausapin yung elders. Either magpa-submit ka sa simbahan. Kaya napaka-importante na before that, you need to check yourselves with all humility, gentleness, patience, and tolerance of one another. Then, sa Philippians, sinabi ni Pablo na in practical, tingnan mo sa Kristo, parang siya nagpakumbaba. Ayun. Pero siguro ayun yung pinakasagot ko doon. Hindi siya hahayaan na mag-speak on the pulpit kung may iba siyang pinangahawakan against and na magkukos ng conflict doon sa congregation o sa simbahan. Pero mas maganda sagutin to ni Art. Art. Meron ka bang ano? Meron ka bang gustong ilagdag? Yung question mo, bro, Evan, na ano, about sa paano yung unity natin dun sa isang Christian na iba yung belief. Ang sabi ng ating confession, 1689, chapter 27 yun, we are united with Him kapag siya ay connected kay Christ and may Holy Spirit, may faith siya kay Christ. Yun yung basis, yun yung pinaka-ground ng ating connection with Him. Meaning, kung yung Christian na nagpa-farmer sa Africa, we are united with Him. Kesa sa kapatid mo sa, or kakilala mo sa church na false convert. Gets mo? Kasi siya, united siya kay Christ eh. Eh tayo, united din kay Christ. Yung head ng church. Yun yung basis ng unity natin. Ang nakakatuwa nga doon, both Westminster and London Baptist, ina-affirm yun. Magkaiba sila, diba? Pero parehas nilang ina-affirm na yun yung unity ng mga Christian kay Kristo. Si Kristo yung basehan ng ating unity. Ngayon, doon sa sinabi ni Hermar, doon sa, ano na, yung sa level ng nasa church, may isang tao na hindi nag-a-affirm ng ganito. Tama yung sinabi ni Hermar, bawal siya mag-proselyte kasi magka-cause yun ng confusion sa mga ibang tao. Ayun lang, bro. Blankod. Hello. Ayun kaya parang isa add lang na parang okay lang.
regarding sa minority ng doctrines as long as hindi ka yun nga, hindi magkakos ng division, hindi mag... Hello. Parang isa lang kasi sa mga winoworry ko na personal experience ko na parang natatakot aralin yung opposite or ibang ideas ng doctrines kasi nga meron tayong hold na may dogma, dogmas tayo. So, parang okay lang ba na magkaroon ng disagreements at long as hindi siya mag na divisions. Hindi, yung disagreements hindi naman siya yung main but so to in my kakaunawa ko is okay lang ba na may pagkakaiba-iba sa mga secondary doctrines pero hindi nagkakos ng division. Ano ba? Last option. Pero nasa isip ko is ang ganda ng tanong na yun. Kasi una, naisip ko yung dumating na election, iba-iba tayo ng pinangahawakan. Hindi naman nag-cause ba ng divisions yun? Political yun. Sa doktrina, may iba-iba tayo pinangahawakan. Nag-cause. Ngayon, ang tanong, doktrina kasi to. Parang, hindi pa siya nag-cause. Pero ano yung percentage na percentage na yun? Ano yung chances na hindi siya magkukos? That's why, sabi ko kanina, di, kung may iba kang pinangahawakan aside dun sa creeds o confession na pinangahawakan ng simbahan, hindi ka i-allow to preach. Kasi when, kapag, ay, hindi lang mag-preach, kundi magturo din o tumayo sa pulpit. Kasi nga, yung pinang, una, babalik tayo doon na ito yung pinaka-desire ng Panginoon tsaka ng mga apostles sa sulat nila na magkaroon ka ng unity. Now, kung hindi pa siya, kung iba pa yung confessions niya, ang by prayer and by faith, yun, i-pursue yung unity. Ayun, hindi pwedeng nakatenga lang kayo hanggang sa dulo. Kailangan mag-submit. Ngayon, we can, tawag dito, pwedeng upuan yun. Pwede nga po ano yun. Ayun yung pinaka nakikita kong practical. Pero, Ma, tulog pa ko eh. Siguro dun sa question mo, if you believe naman na truth yung stand mo, the best way na i-test yun is aralin mo yung opposite side. Truth naman yung pinanghawakan mo na pinaniniwalaan mo na secondary belief, ba't ka matatakot na aralin yung ano? Yun nga yung ganong attitude, character, na ayoko aralin yung iba kasi characteristic yun ng mga cults eh. Yung mga cults, babawalan nila yung mga members nila na manood ng YouTube video ni John MacArthur. Mga ganon. So, ayun, if you believe that's yung stand mo is truth, edi dapat open ka na mag-receive ng argument. And sa context ng isang church na magkaiba yung secondary belief, ano yun? Opportunity to sharp as iron sharpens iron. No? Magpalakasan kayo. Kasi may matututunan ka sa isa, matutunan yung isa sa'yo. Ayan, salamat sa question and answer. Yan, open pa rin po tayo. Maaari po kayo magtanong, magbigay ng insight, magsagot pa sa mga discussion questions. Maga pa lang po, 11:30. Sa Google Meet. Wala.
Sagutin ko na lang yung number 3. Yung sa question for consideration. Yung number 3. What are the various causes of church split and how are they to be avoided? And una yun nga, nabanggit mo rin na yung kasi yung tinatabik mo kanina yung sa pag-exegete mo ng mga verses. Yan eh, ine-emphasize yung humility, no? And usually yung various causes is yung pride ng bawat isa. Meron tayong pinangahawakan and yun nagkakos eh. And yung lack of humility, which is the opposite niyan, is yung pride. And yung pinaka-causes talaga ng split or division sa church. And susunod na yung mga other sins na nakapaloob doon, like slandering, ganyan, may mga part na slandering, or anything na pwede mag-cause sa church na, tawag dito, hindi siya nakakatulong sa pag-edify ng bawat isa. But, ayun nga, talagang, it divides yung bawat isa sa atin. And may yung iba may sariling pinapaniwalaan ganyan yung iba and nagko-question na hindi mag-open yung hindi tayo open sa bawat isa and yung siguro yung mga various causes and how to avoid it humility and yung sinabi mo rin dun sa may fulfill this duty kanya yung labor yung prayer sa bawat isa sa pananampalataya and also yung love yung kailangan bumalik tayo sa umpisa, yung pinaka-basic ng foundation, bakit tayo nag-unite, no? Which is to love one another. Yun lang. Ayun, salamat, Brother RJ, sa pagsagot dun sa question for consideration discussion na ibinigay sa atin ni Owen sa number 3, the causes of church split and paano sila maiiwasan. Yung inaral ko ito, Ephesians, Philippians, yung mga verses na ginamit dyan, Owen, lahat doon may nakapaloob na pagkapakumbaba. Pag mo tingnan yung sarili mo na mas mataas sa dapat na ikaw, then na-drive ako dun sa part na sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Anong pwede natin ipagmalaki? Then, makikita natin sarili natin na well, wicked, wretched man by saved by the grace of God. Kailangan pumunta ka dun sa part na yun. And then, thinking, syempre, napaka-importante yung sinabi ni Pablo na think in the Christ in mind. Na wala kang ibang motives kundi sa unity na ito o sa gantong part na ito kundi para sa kay Kristo. Tapos kung nahihirap, tapos sa Philippians, ang ganda nung binigay doon ni Pablo na humility ni Christ, Diyos anak, nag-create ng mundo, create lahat, through Him, to Him, for Him, nagpakumbaba. Yun, ano yung pwede nating sabihin na, hindi, ako hindi. Kumbaga, in application, ano yung, bakit hindi ka makapagpakumbaba? Yun yun. And then, meron akong nabasang book na sa, or preaching rather, na strive for the harder truth. And, huwag mong piliin mo yung mas mahirap na tama kesa sa mas madaling mali. We pursue what Christ wants and yung desire. Actually, yung sa verse Ephesians 4, yung
one Father, one all and over all. Pinakita doon yung unity ng person ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu na three person. Pero mag-isa lang ang nasa isip. Unity. Though, sabi din ni Christ sa John 17:1, tama. Sinabi ko kanina na I pray that there will be one as we have one. Ano part na yun? Yes, Ben? Ito nang nag-i-insight. Two. Three. Sagot ako sa at check lang din sa insight ni ka RJ na what are what says of no. Causes of various causes of church split, how they're avoided. Yun nga, yung mostly nga sa doctrine issues how are they to be avoided? So lastly, ito yung system of fighting. Hello. Ayan. Lately, isa siya sa mga Bible reading ko, yung sa disagreements din yung book. Basahin ko lang sa may Colossians 3, 10 to 11. Sabi sa Tagalog, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyong siyang makilala. Kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at hindi tuli, ang dayuhan at mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Isa sa mga nabanggit mo nga rin kuya na kay Paul, yung differences ng Gentile and Jew, na tinanggal niya yung dividing wall of hostility, na hindi porket tuloy yung mga Jew, eh sila yung mas privileged sa Diyos. Sinira yun ni Pablo. Kaya, isa sa mga realization ko dito sa topic na to na, yun nga, na wala tayong karapatang magtaas, hindi porket reform, may nickname tayong Calvinist, mas ahead tayo sa mga Armenians, sa mga nagpo-profess na Kristiyano. Kaya, nakaano siya, personally, ang take ko dito sa study, nakaka-rebuke, kasi si Paul nga, na dinidisregard niya yung race, kasi sabi dito, may mga barbarian, gentil, na tinanggal niya yun, tinanggal niya yung mga races, tinanggal niya yung mga customs, na dapat magkasundo kayo sa pangalan ni Kristo. At din, isa sa mga na-realize ko na wala tayong karapatan, wala tayong otoridad para sabihin, reform tayo, we are Calvinist. And yet, wala tayong grace para i-share sa kanila yung truth. Mas aggressive tayo na ipamukha sa kanila na ito yung doctrine natin. And instead na magkaroon tayo ng unity in Christ, mas ina-assert natin yung doctrinal. At yun nga, nakakalungkot din kasi maraming Calvinist na nagpo-profess na mas pinipili nila mag-stand sa doctrines kaysa sa unity in Christ. And yun, sana din as a church, isa sa mga prayer ko rin na yung disagreements hindi natin maiiwasan, pero dapat hindi natin iwasan yung magkakaroon ng unity sa Christ, kay Kristo. At yun nga, yun yung pinakamahalaga para maiwasan natin yung division sa atin. Yun lang. Salamat ulit kaya sa labor. Ayun, salamat ulit sa insight, Brother Evan. Ulitin ko po yung topic. Yung rule number 4 na marami na sinapag-usapan, so balik ko lang na believer must maintain an unremitting care and effort to preserve unity both in general and in particular. We are called to preserve the unity na meron sa simbahan na ito, general and particular.
So, accept po tayo ng last question or last concern, discussion po. I-answer lang. I-answer ko lang sa number two. And in our days, evangelical churches are notorious for their speeds. Do we consider these to be a certain dishonor of the Lord Jesus? Scandalous to the gospel, a ruin of churches, and a shame and sorrow to the saints, or rather a kind of occupational hazard. That must just be accepted. Actually, andito rin, siya dun sa may motives kung bakit natin ginagawa yung unity, yung question na to. And, actually, na-answer na rin siya ni Art kanina, yung regarding sa unity in Christ, na ito kasi yung ayun niya, yung pinaka-common kasi ng mga evangelical churches, yung talagang ginagawa nila is to share yung good news. No? And, hindi ito nakaka-dishonor, but rather, ito pa nga eh, nakakapag-honor pa to sa Lord yung pag-share ng gospel. Nabanggit niya na iba na mas passionate. Hello, ayan. Hello, ayan. Mas passionate mag-share ng gospel compare sa atin. And sana magkaroon din makisampal din sa atin if they are mas motivated to share the gospel. And ayun, nabanggit ko rin siya doon sa yung sa rule number one na yung yung pag-share ng gospel, it advances to honor the Lord. And hindi siya considered na scandalous sa gospel yung nangyayaring yung common nice speech sa mga evangelical churches. Yan. But rather opposite doon. Yun lang. Hello, mic check. Ayun, salamat sa pagbigay ng insight, Brother RJ. And sa pagsagot ng question number 2. Question consideration. Yun po, maganda yung ating napag-usapan. Maraming salamat sa mga nagbigay ng tanong, nagbigay ng insight, nagsagot sa mga questions. Naway sa ating pagkaunawa o sa ating pag-usapan na ito, nating na topic ay ma-apply din po natin sa bawat isa sa atin. Sa simbahan na ito, para sa ikalulugod at kalubalatian ng ating Panginoon. So, pagkatapos, inibatahan ko po na manalangin po tayo. Aming Ama, Diyos ng lahat, mabagin sa amin, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba muli sa simbahan na ito. Itama mo kami, tulungan mo kami. And also, Panginoon, naway itong mga napag-usapan namin na nasulat sa iyong salita ay mag-root, Panginoon, or mabunga, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming mga kilos. Panginoon, tulungan mo kami ng pakumbaba, magkaroon ng patience, magkaroon ng gentleness, magkaroon at tolerate pa ngayon yung ibir, Panginoon, na may pagmamahal yung bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami na sa mga magdarating na conflict sa bawat isa, Panginoon, ay ma-resolve at ikaw, Panginoon, ang mapanghaluwalatian. Bigyan mo kami ng pangunawa, ng wisdom, ng katalinuhan, Panginoon, upang i-resolve, Panginoon, yung mga darating na conflict sa simbahan na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw muli ang aming tinataas. Maraming salamat. Bigyan mo kami ng pangunawa at katalinuhan upang intindihin ang iyong salita. Maraming salamat. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.